Okay, so hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome naman sa ating panibagong episode. So dito po sa ating backyard tambayan, mga katambay. Okay, so ngayong araw, mga katambay, ay pupuntahan natin ang farm ng isa sa pinakasikat na breeder dito sa Pilipinas. Nandito po sa Bacolod, sa Talisay. So he is one of the living legend na breeder dito. Kilala siya sa kanyang signature line na Boston Roundhead, mga katambay. So alam natin yon kung sino pag sinabing Boston Roundhead, walang iba kundi si Lance De La Torre. Okay, so mga katambay, stay tuned po, mga katambay. But before that, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Baka isa kayo sa manalo ng para-fall natin. So, sa susunod, kayo po pipili pag na-monetize na tayo. Okay, so may pagkakataon, pagkakataon kayong manalo, mga katambay. Okay, so stay tuned lang po. Okay, so nandito na pala tayo sa Concepcion. So, kasunod dito ay yung Barangay Kabatangan, Talisay City po. So, nandito din yung farm ni maraming farm breeders dito na kilala, or Guinfold breeders pala, mga farm sa mga Guinfold breeders katulad ni na Dinikwenka, pero hindi dito sa Kabatangan, sa pagkakalam ko sa ibang barangay. Tapos yung kay Paing Araneta kanini, ay tapos yung kay Tony Lizares, yung mga Tulits White. So sa baba lang ng ano, Kapwistuan Highland Resort. So mamaya ipapasilip ko sa inyo yung mga manuka na madadaanan natin dito. And of course, pag may oras, ipapasyal ko rin kayo dito. So mag farm visit din tayo sa mga ibang farm breeders dito sa dito na Concepcion at saka sa Kabatangan. Ayan po, backyard lang po yan, pero ayan, so hindi masyado makita mapuno eh. Pero yung, ayan, ayan o. Ayan, so sa mga kwan, sa mga tambay, approaching po tayo sa approaching po tayo sa Lagalaging Farm. Ayan po yung gate niya, ayan po. Ayan o. Pagpaalam natin yan. Pero yung mga manok nila doon, hindi po for sale. For personal use lang po yan, mga tambay. Kaya gano'n, silip-silip lang po kayo. Yung mga linyada nila doon ay jugon tray. Mga imported. Galing po yun kay yung sa Amerika. Yung pinagkukunan ni Sunny Lagoon. Ayan po, natakpan. Kaya lang sa urunan, no? Ang pan pa. Ayan po, mga farm din dyan po, manuka yung mar.
yung last na ano natin, videoan nyo ng ano, Pegasus Game Farm ng farm manager, yung tropa natin si Tulits. So maliban sa Jugon Trey, yung mga Jan Bishop Kelso, yung mga ano nila galing kay Bob Sabio. So si Bob Sabio po ay naka-station sa Amerika po. Yun ang pinagkukunan ni Engineer Sunny Lagod. Ayun o. So dadaan lang tayo po na dito. Kapiyan nila, si Denman. Okay, so papasok na tayo dito sa kay Lansing na area. Si Perito na daan. One way. Okay, ito manukan din, pero hindi ko alam kung kanino ito. Drum lang ano, ito mga tao American style, yung kanilang TV ay gawa sa PVC na ako, yung drum na ito, brand plastic motor ta? Oo, wala good stress ko din. Hindi o, pato tapos pato. Okay, so malapit na tayo siguro. Hindi pa ako nakapunta dito eh. Pero alam ko guys, naramdam ko yung hangin dito. Napakaganda ng atmosphere. Ganda ng hangin, ng lamig. Bugla pa no? Naamis ang hangin no? Grabe, ganda ng panahon dito. Mainit pero ang lamig ng simoy ng hangin. So nandito na tayo guys. So yung area na to, sa kanya na pala to, kay Lansing. Ayan. So yung area na to, sa kanya to lahat, ayan. Galayaw mo lang gani. Wala mong gani, kudal eh. So ito yung sa kanya, oh. Pero ano pa to, part pa to ng lupa ni ano. Pero yung farm niya na mga porting area, hindi. Grabe ang iwang ng Dubai. Nandito na tayo, ito na. Entrance sa kanila oh. Ito nakikita ko lagi. Ito nakikita ko lagi saan. Sa mga kahit yung kina Sir Jumisins yung interview sa mga nakasalubong namin si Tulansi dito sa bungad ng pinto ng bahay nila, pero hindi kami nag-video kasi kinuha ko yung mga gamit lala namin. Kasi lang sabi ni Tulansi, lipad daw kami sa kabila kasi doon yung lutuan nila. So kaya lipat-lipat muna tayo. Lipat na kami mga naman. Actually may mga tropa pa ako na nandun sa Japan eh, na mga magmamanok din. Gusto din nila makapasyal dito sa panito lang si. Kaya pag nakauwi sila, yung mga tropa ko dyan, sina shoutout nga pala kay parin Kelvin Bata.
saka kay Rasul. Sa mga tropa kong Marabisi Boy, so pag nakapasya sila dito ay ipapas pupunta kami dito sa family ito lang siya. Tapos sa kay paring Glenn Budoy pula at saka kay Brian Acquisition. Yung regular gini Tito Lunch na no, tag 200,000. Baka may gusto mapaibig dyan. Ito. Slow. Mahiyain pa yan. Ang mga chess mo yato, di ba may mga chess ka dito? Oo. Ito. Ay na, ina, 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 ang kapangahig? Oo. May hiya pa yan, yung stag pa. So punta tayo sa breeding pen. Okay, so guys, na nakauwi na tayo. So ginabi po kami na galing po kina Lance De La Torre ng Red Fort Game Farm. And guys, pasensya po kayo na hindi po ako naka-video ng mga naka-cord niya kasi hindi kami nakapunta dun sa cording area niya. Yung mga cording lang dun sa harap, yun lang po yung na-videohan ko kanina at saka yung ano, yung mga sa breeding area niya. So sa cording at sa range area, hindi po tayo nakapasyal doon dahil kanina yung kasama ko, yung dalawang kasama ko kasi ay yung isa ay biyanan ko, yung nagmamaneho ng sasakyan ay kamag-anak ni Tito Lancy. Kaya medyo matagal din na hindi nakapunta doon si Papa. Ang nangyari ay siyempre nag-uusap-usap na lang, no. So maghapon na nag-uusap, no, umaga pa kami umalis. So maghapon na silang nag-uusap, mga throwback na mga history pinag-uusapan nila. Kaya ginabi na po kami ng ano, ng uwi. So yung na-videohan lang natin ay yung sa harap ng bahay nila, yung sa entrance, pero hindi talaga sa cording area niya. So sa susunod babalik pa kami doon. Baka mapakiusapan na natin na ikutin natin yung cording area at saka yung range area. Okay, so hanggang dito na lang po mga katambay, and maraming salamat sa inyong panonood, and good luck, advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat.